Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ay paggamit ng wastong pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Nais kong malaman nyo ang iba't ibang bahagi ng module at ano-ano ang nilalaman nito. Ang module na ito ay may mga bahagi na dapat mong malaman. Alamin, sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa module. Subukin. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng module. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot, 100%, maaari mong laktawan ang bahaging ito ng module. Balikan. Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin. Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay pakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pamukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin. Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin itong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin. Binubuo ito ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Isaisip. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng mga pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa. Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa paggamit ng natutuwang competency. Karagdagang gawain. Sa bahaging ito, maibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Tumungo naman tayo sa nilalaman ng Module 3 sa Filipino 6. Alamin. Pagkatapos ng pag-aaral, ikaw ay inaasahang nakakikilala ng pangalan at panghalip at nakagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Sa bahaging subukin, tutukuyin ang mga salitang may salungguhit kung ito ay pangalan o panghalip. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Sa balikan, tukuyin at isulat ang mga salitang nasa kahon sa pangalan o panghalip. Gawin ito sa sagutang papel. Tuklasin. Basahin ang usapan. Sagutin ang mga tanong. Letra lamang ang isulat sa sagutang papel. Suriin. Sa binasa mong usapan, napansin mo ba ang mga salitang pangalan at panghalip na ginamit sa usapan? Ngayon naman, basahin mo ang paliwanag upang lubos mong maunawaan ang ating aralin. Pagyamanin. Sa gawain isa, basahin at unawain ng mabuti ang usapan. Hanapin ang salitang panghalip at pangalan na ginamit. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa gawain kalawa, bumuo ng dialogo batay sa sitwasyong nasa larawan. Gumamit ng iba't ibang pangalan at panghalip. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa gawain tatlo, basahin ang ulat tungkol sa coronavirus. Una ng puwang ng angkop na pangalan o panghalip. Piliin ang tamang sagot na nasa loob ng kahon. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sa isa-isip, basahin ang iba pang halimbawa. Sagutin ang mga tanong kaugnay nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Isagawa, basahin at piliin sa loob ng kahon ang angkop na sagot sa sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tayahin, basahin ang maikling kwento.
isulat sa butang papel kung pangalan o panghalip ang salitang may saluhuhin. Karagdagang gawain, isulat sa iyong sabutang papel ang karagdagan mong gawain. Gamitin sa sarili mong pangungusap ang sumusunod na mga salita. Artista, paliparan, walis tambo, kami, lahat, saan man, kuweba, sino-sino, kanila, at paaralan. Alam kong kayang-kaya niyong gawin ang mga gawain sa module na Module 3 Filipino 6. Hanggang sa susunod, maraming salamat!